Sa araw na ito, ang tema ng aking pagtatanghal ay ang Santo Rosario. Kaya hatid ko sa inyo ang dalawang maikling istorya na hango pa rin sa website na Padre Pio Devotion sa Amerika. Ang una ay nagpapakita ng bisa at epekto ng Rosario, samantalang ang pangalawa ay isang kaaliw-aliw na yugto sa isang lalaki na nangumpisal kay Padre Pio. Panoorin at alamin ang nasa likod ng mga istorya nito. Manatiling nakatutok. Sa istorya ng nagngangalang Lupe Abad sa kanyang testimonya sa website na Padre Pio Devotion, isinaad niya na mayroon siyang isang matalik na kaibigan na ganap na nagbagong buhay sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio. Ayon sa kanya, sa kabila ng mga kaibigan nito at kanyang mga salapi, walang nakapagpapasaya sa kanya ng tunay. Sinubukan niyang lunasan ang kawalang saysay ng kanyang buhay sa pamamagitan ng labis na paggamit ng droga at alkohol. Ang mga nabigong relasyon at ang lahat ng barangya at panandaliang pamumuhay ay walang idinulot sa kanya kundi kalungkutan. Sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Minsan nung sobrang lulong siya sa droga, tumalon siya sa bintana at nabali ng husto ang kanyang binti. Isang araw, habang inihahatid siya ni Lupe sa klinika ng doktor, napansin nito sa unang pagkakataon ang rosaryo ni Padre Pio na nakasabit sa salamin ng kanyang sasakyan. Tinanong niya ang tungkol dito at hinawakan, maganda daw iyon. Kaya naging pagkakataon iyon upang sabihin sa kanya ni Lupe ang tungkol kay Padre Pio. Tinanganan niya ang rosaryo ng buong interes, kaya ibinigay ni Lupe ito sa kanya at hinikayat na dasalin ito. Ang pagtanggap na iyon sa rosaryo ay naging hudyat sa pagsisimula ng kanyang paggaling. Siya ay huminto sa pag-inom ng alak at droga at nakinabang ng komunyon araw-araw at naging guro ng katekismo tuwing Linggo sa kanyang parokya. Para sa isang taong hindi nagsimba sa loob ng 25 taon, ito ay isang malaking hakbang dahil sa pag-ibig sa Diyos. Minastan siya magmula noon na parabang nakatingin si Lupe sa isang bagong tao, isang tunay na pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa isa namang testimonya, isang lalaki, si Joe Greco, ay nanaginip kung saan nakaharap niya si Padre Pio sa daan at hiniling niya sa kanya na iligtas ang kanyang ama. Matapos ang panaginip, biglang gumaling ang kanyang ama mula sa isang mapanganib na operasyon. Kaya nagpasya siyang pumunta sa San Giovanni Rotondo at personal na magpasalamat kay Padre Pio. Kinailangan niyang maghintay ng 4 na araw, ngunit sa wakas ay nagawa niya rin makapagkumpisal kay Padre Pio. Nang makita niya siya, sinabi niya, "Bueno, maayos na ang iyong ama." Nagulat siya talaga. Hindi pa siya nakakapunta sa San Giovanni Rotondo nga saan nakalipas. Wala siyang kakilala doon. Kaya naitanong niya sa prior, "Ikaw po ba? Ikaw nga po ba?" At sumagot si Padre Pio at sinabi, "Sa panaginip." "Sa panaginip?" Nandigas siya sa takot at nagsimulang manginig at sinabi, "Opo Padre, sa panaginip." Bago niya siya bigyan ng pagpapatawad o absolusyon, sinabi ni Padre Pio, "Kung gayon, may iba ka pang nalalaman?" At sabi ni Joe, "Bueno Padre, wala na po akong maalala." Pagkatapos noon ay sinalaysay ni Padre Pio ang isang pangyayari sa isang dalagang babae sa parke noong una siyang nadestino sa hukbong sandataan o army. Kaya bumalik ang lahat sa kanya.
mas ginustupan niya sana na bumuka na lang ang lupa at lamunin siya dahil sa labis na kahihiyan. Sabi niya, Padre, bumabalik sa akin ang lahat ngayon. Hiyang-hiya po ako. Ikinalulungkot kong nakalimot ang sabihin ito sa aking kumpisal sa inyo. Bueno, sabi ng prele, daladala mo ang kasalanan ito mula pa noong 1941 or 1941. At ang lugar ay tinatawag na Blackburn. Tumayo si Joe para humayo na sana pero pahabol na sinabi sa kanya ni Paddy Pio. May nakalimutan ka ata. At may bahagyang niting bakas sa kanyang mukha. Naka po, Padre, wala na talaga ako maalala, sagot niya. Tingnan mo ang iyong bulsa, sabi ni Paddy Pio. Napatingin siya sa bulsa niya at nandoon ang rosaryo niya. Ibinigay niya ito kay Paddy Pio at binasbasan naman ito at ibinalik sa kanya. Sa makatawid, ayaw ni Paddy Pio na lisanin niya ang lugar nang di nababasbasan ang kanyang rosaryo sapagkat malaking biyaya at proteksyon ang makakamit niya sa pamamagitan ng pagbabasbas na iyon. Nasaksihan ni San Pio ang paraming kasamaan sa kanyang buhay. Nabuhay siya sa dalawang digmaang pangdaigdig at nakita niya ang matinding karahasan at puot na umiral sa puso ng maraming tao sa Europa. Sa harap ng napakalalim na kasamaan, si Padre Pio ay may iisang sandata. Sabi niya minsan, may mga taong sobrang hangal na akala nila kaya nilang mabuhay nang walang tulong ng mahal na ina. Mahalin ang Madonna at magdasal ng rosaryo. Dahil ang kanyang rosaryo ang sandata laban sa mga kasamaan ng mundo ngayon. Lahat ng biyayang ibinigay ng Diyos ay dumaraan sa mahal na ina. Si Padre Pio ay taimtim na nagdadasal ng rosaryo araw-araw at nagtago pa ng ilang rosaryo sa ilalim ng kanyang unan. Isang gabi, hindi niya mahanap ang kanyang rosaryo, kaya tinawag niya si Padre Honorato ng San Giovanni Rotondo at sinabi sa kanya, Binata, dalhin mo sa akin ang aking sandata. Ibigay mo sa akin ang aking sandata. Nangangahulugan, ang rosaryo. Ang rosaryo para kay Padre Pio ay hindi isang paulit-ulit na pagbikas lamang ng abagin o Maria, ngunit isang mapagmahal na pag-aalay sa kanyang pinakamamahal na ina sa langit. Siya ay nagtaglay ng isang malaking pag-ibig sa Birheng Maria at nanatiling malapit sa kanya sa kanyang maraming pagkakataon ng mga pagsubok. Inuugnay niya ang lahat sa mahal na ina at naniniwala ang kanyang makapangyarihang pamamagitan ay makapagpapagaling ng kaluluwa at katawan. Bagamat marami sa atin ang nahihirapang magdasal ng rosaryo araw-araw, hinihikayat tayo ni Padre Pio na magtiyaga. Kung siya nga ay nakakapagdasal ng 36 na rosaryo araw-araw, naniniwala siya na kapag ang rosaryo ay dinadasal ng matapat at taus-puso, lahat ay posible. Kaya pakinggan natin ang payong ito at siguradong magdudulot ito ng maraming biyaya para sa ating lahat. At bago po ako magpaalam sa inyo, nais ko muna kayong anayahan na mag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may isasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At maapila rin po ako sa inyong suporta na sana'y lumaho kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga taga-suporta at ng mga buwanang donante na tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan ninyo ang lingguhan o buwan ng mga pamisa na ipinagdidiwang sa Pransya.
at makatatanggap din po kayo ng larawan ni Padre Pio at medalyon niya na naaayon sa inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring pindutin lang ang buton sa itaas o basahin ang mga alituntunin ng paglahok sa description box sa ibaba. Maaari nyo rin bisitahin ang aming website sa angtinignipadipio.ph o www.angtinignipadipio.ph. At hanggang dito na po lamang ang aking pagtatanghal ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.